ngang nagirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuri mga inirang sayang nagdiriwang. Pagalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa webis tayo ng ikatatlo na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa bitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, si Pilipi ay pinadala ng anghel sa isang yunuko na nagsasakay ng karwahe na siya ang tagapag-alaga ng kayamanan ng isang reyna andasi ng Ethiopia upang ipahayag na ang tinutukoy ni Isaias na alay na tupa ay ang ating pong Jesus Nazareno. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan ay atin pong pagninilayan ang ating Panginoon na siya ang tinapay na mula sa langit na nagbibigay buhay na ang lahat ng tatanggap sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na hanggan. Kuminsan, dito sa Eucharistia, nakalimutan nating iugnay na ang ating Panginoon, siya yung tinapay na tinatanggap natin sa panahon ng komunyon na upang tayo makiisa sa kanyang kalbaryo, sa kanyang sakripisyo, sa kanyang paghihirap, upang tayo'y maligtas, upang tayo rin ay makiisa sa kanya sa daan ng kaligtasan. Pero kuminsan, ang ating mga pangsarili at mga kahinaan at karupukan ng pagkatao ay siyang umiiral kahit tayo nagkasala. Kaiminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ngayong marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangirihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, si Pilipi ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't
Naparoon si Pilipi. Sa darating naman ng isang Etiopeng iyonuko, siya ang tagpamahala sa lahat ng kayamanan ng Kandasi o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya ay pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Pilipi. Patakbong lumapit si Pilipi at narinig niyang binabasa ng iyunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang iyunuko, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Pilipi inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit. Gayun din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya ay hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng yunuko kay Pilipi, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasalatang ito'y sinalaysay ni Pilipi ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng yunuko. Ako ba'y hindi pa maaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Pilipi, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya na sumasampalataya na si Kristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng yunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Pilipi. Pagkaahon nila sa tubig, si Pilipi kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng yunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Pilipi na siya ay nasa asuto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaaranan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansa'y magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang andayin ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya
ay aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Tinasabi ko sa inyo, ang nais sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing boba mula sa langit ay hindi mamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno na nabubuhay muli. Ngayon, nasa Huwebes tayo ng ikatatlo na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Nazareno. At ang atin pong tema ay tungkol sa pagkaing mula sa langit. Ang atin pong ebanghelyo ngayon mula sa ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, Versos 44 hanggang 51, na mayroon pong dalawang bahagi. Ang unang bahagi na mula sa versikulo 44 at sumusunod na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na ang lahat ng mga nananalig sa Kanya ay pinadala na ng Ama at katuparan ito ng pagkilos ng Ama sa buhay ng tao. Pangalawa, mula sa versikulo 48 at sumusunod,
na sabi niya na siya ang pagkain na mula sa langit. At ang pagkain ito, ang sinumang kumain ito sa pagkain mula sa langit ay hindi mamatay, hindi kagaya ng kumain ng mana sa disyerto sa aklat ng Exodus na sila'y namatay, sapagkat siya ang pagkain nagbibigay buhay. Ang atin pong tema ay tungkol sa pagkain nagbibigay buhay. Mayroon pong dalawang bersikulo ang mahalaga dito. Versikulo 48 at verso 51 sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6. Sinasabi sa versikulo 48, Ego imi ho artos dosos. Ako ang tinapay ng buhay. At sa versikulo 51, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Juan, Artos suson ho ek tau orano. Ang pagkain buhay mula sa langit. At dito po natin tingnan na ang lahat ay katuparan ng pangako ng Diyos. Unang pangako ng Diyos na kanyang tubusin ang kanyang bayan at ang hindi lang kanyang bayan, ang lahat ng tao. Kaya sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 8, versikulo 26 hanggang 40, ito yung katuparan ng Panginoong Diyos na kanya pong iligtas ang lahat dahil hindi lang Israelita. Ngayon, ang nilapitan ni Pilipi na apostol ng ating Panginoong Hesus ay hindi Israelita. Siya ay taga-Ethiopia, Ethiopiano, at siyang yunoko na tagapag-alaga at tagapangasiwa ng kayamanan sa Kandasi na reyna ng Ethiopia. At ito yung ipinapahayag na ang pagpalaganap ng kaligtasan ng Diyos ay hindi lang sa mga Israelita na hinirang na pinili ng Diyos, bagkus para na sa lahat ng tao. At ito ay nagbasa sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 53, verso 7 hanggang 8, na hindi niya maintindihan anong kahulugan na yung tupa o kordero na mag-alay ng kanyang buhay, at ipinaliwanag ni Pilipi na yon ang poong Hesus Nazareno na katuparan ng pangako ng Diyos na iligtas, kaya siya'y bininyagan ni Pilipi upang matupad ang pangako ng Diyos na ang lahat ng tao, ayon pa sa Salmo 75 ngayon, versikulo 1, na magkaroon ng galak sapagkat kailan sa magpupuri sa Diyos na ang Diyos ay tatanggap sa kalahat ng kanilang mga daing o pangangailangan. At itong mga daing ng tao ay una sa lahat ang kaligtasan. At ang kaligtasan ay hindi lang po kaligtasan sa pagkagutom na material. Ang kaligtasan ng mga Israelita sa gutom na ating mabasa sa aklat ng Exodus, Kapitulo 16, ay binigyan ng Diyos na ni Yahweh ng mana. Ang mana na kung tingnan po natin ay pagkain na mula sa langit. Pero sinabi ng ating Panginoon, itong Exodus Kapitulo 16, verso 20, na sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 27, na siya ang pagkain na mula sa langit para sa buhay na walang hanggan. Samantala, sa Exodus Kapitulo 16, verso 20, ang mana ay nagkaroon ng uod at ito'y nabulok at ang kumain ito ay namatay. Ang ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 41 hanggang 42, sinasabi niya na pinagdudahan ang presensya ng Diyos sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya tinanggap, akala ng mga tao, na hindi sa diwa ng Diyos. Ganon din ang nangyari sa panahon ng Exodus, sa aklat ng Exodus 16, versikulo 2, at Kapitulo 17, versikulo 3, na nagdududa sila, nagreklamo sila kay Moises at sa Diyos, bakit nandoon sila sa disyerto. Kung ating pong tingnan,
na sinasabi ng ating Panginoon ngayon na siya ang tinapay na buhay. Verso 48, verso 51, kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Juan, na ito naman ay pagtupad sa sinasabi sa aklat ng Exodus, kapitulo 16, na pinakain ang mga tao, pero material na pagkain. Ang ating Panginoon, sinasabi niya na ang kanyang laman, versikulo 51, kapitulo 6, ang siyang tunay na pagkain. Ibig sabihin dito, siya ang kordero. Ano pong ginagawa sa mga kordero sa lumang tipan? Ang kordero ay inaalay upang ang mga kasalanan ng tao ay bayaran. Pero kinakain yung kordero na inaalay sa Diyos. Ngayon, hindi na laman ng tupa o ng kordero. Tunay na anak ng Diyos, ang salita ng Diyos na katawang tao, ang siyang laman na ating tanggapin dito sa Eucharistia. Kaya sabi nga, katawan ni Kristo. Kung atin pong tingnan, ang kapanganakan ng ating Panginoon, ipinanak siya sa Bethlehem. Ang Bethlehem sa Hebreo ay Bethlehem. Lechem, ibig sabihin, tinapay, Beth, bahay. Iyon rin ang kapanganakan ni Haring David. Pero si Haring David, ano ang kanyang trabaho? Siya ay tagabantay ng kordero at ng mga tupa. Ang ibig sabihin, siya yung magiging una na hari na magbigay ng linya sa tunay na kordero, walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Si Haring David, na mula sa pagiging tagabantay ng kordero at ng tupa, siya naging hari. Ang ating Panginoong Hesus, siya rin ang maging hari ng lahat ng mga hari. At lechem, pagkain, hindi lang pagkain na material sa Bethlehem, ang ating Panginoong Hesus, siya ngayon, sinasabi sa ating Ebanghelyo, siya ang pagkain mula sa langit na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, pagkain ng buhay mula sa langit. Upang tayo na makatanggap dito sa Eucharistia o Santa Misa, Eucharistia po, dahil mula sa salitang Griego, pasasalamat. Magpasalamat po tayo sa alay ng ating Panginoong Hesus, tayo naligtas. At itong pagkaligtasan na bigay ng Panginoon ay ang pakiisa sa kanyang kalbaryo, sa kanyang sakripisyo. Kaya kung tayo po dito sa banal na misa ay tumatanggap sa katawan ni Kristo at sinasabi po natin, Amen, tayo ay tumatanggap na maging bahagi sa sakripisyo gaya ng ginawa ng ating Panginoon Jesus. Nag-alay siya ng buhay upang tayo iligtas. Handa rin tayong mag-alay ng dekalidad sa ating panahon, sa ating kakayahan, sa mga kaluob natin na material na bagay, sa ating buong sarili, upang ating ibuklod ang sambayanan o simbahan na binuklod ng Panginoong Hesus, binayaran ng kanyang buhay, upang dalhin natin ang kaalaman ng Diyos sa mga tao, upang ang Diyos ay mahalin matapos kilanlin, upang ang Diyos na matapos mahalin ay paglingkuran, at ang paglilingkod ay ang pagkaroon ng pagbabalik loob ng lahat ng tao. Tayo'y tinatawag dito sa banal na misa upang magkumunyon. At ang pagkumunyon, hindi lang po ang pagtanggap ng katawan ni Kristo, pagtanggap ng misyon na bawat isa sa atin ay may misyon dalhin ang Diyos sa mga nauuhaw at nagugutom sa Kanya. Dalhin ang Diyos sa mga taong nangangailangan na may matindi at maraming pinagdaanan sa buhay upang ang Diyos ay siyang saysay at kabuluhan ng buhay. Dalhin ang Diyos sa lahat na hindi na kumikilala sa Diyos dahil sila'y nabuhay na sa karimlan o dili kaya sila'y nawalay na sa katwiran o matwid na buhay upang siya ang magbigay daan at turuan ang tunay na daan, sapagkat ang ating Panginoon, hindi lang siya ang tinapay ng buhay, siya ang daan para sa atin. At dahil dito kinakailangan na atin pong alamin na ang ating pagsimba ay hindi lang po pagsimba, pakikiisa kay Kristo
na sakripisyo dito sa banal na misa. Ang Eucharistia o pasasalamat ay nagiging misa sapagkat noong naging Latin na ang lingwahe sa banal na Eucharistia, ang pinakahuli na salita ay iti misa is, humayo kayo. Kaya yun na lang ang nalaman ng tao. Humayo kayo, misa is. Pero ang kahulugan niyan, tayong lahat, isi misa is humayo upang ating tuparin ang misyon. Saan po natin dalhin ang presensya ng Diyos na ating natanggap dito sa Eucharistia? Sa ating mga tahanan, sa mga opisina, sa mga pagawaan, kung saan man niya sakahan o saan man tayo pupunta upang matanggap nila ang kanilang pagkauhaw at pagkagutom sa Diyos na kung minsan hindi nila nakikilala at pinapalitan na ng mga computer games, mga app sa cellphone, kung ano-anong mga ginagawa sa buhay na mga bisyo na at hindi na tunay na kagalakan at tunay na buhay ang nasa utak ng tao. Napunta na sa mga bisyo, napunta na sa mga apps sa cellphone, napunta na sa mga panibagong mga laro na kung minsan napalayo pa sa tunay na pagbuhay, sa buhay na taong may dignidad at napahayag ang pagiging larawan at kawangis ng Diyos. Salamat sa ating Panginoong Hesus. Iniligtas tayo. Tayo pa ay nagkasama rin niya sa daan ng kaligtasan. Tayo ba'y nagbalik loob upang sa pagtanggap natin sa kanyang katawan, tayo'y karapat dapat sa kanya. Tayo ba'y nagmahal at naglingkod sa kanya dahil iniiba natin ang ating ugali, ugaling Kristiyano na may kabutihang loob, na may pagmamahal sa Diyos higit sa lahat at pagmamahal sa kapwa at pagmamahal sa sarili at tunay na naglilingkod sa Diyos. Anuman ang ating ginagawa, dapat gawain upang makiisa sa Diyos na nagsakripisyo ng kanyang buhay at ng buhay muli para sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumalapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay sinugo ang kanyang anak, ang tinapay ng buhay. Atin pong itugon, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eucharistia, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eucharistia ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip naway palakasin ng kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao naway makabahagi sa pinangakong piging sa langit ng Panginoon, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, pantubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay. Ngayon namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon.
Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay Kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng mga kaluobat ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namukotangi at walang kapantay. Ipagkalob mong aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ng pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na rubos sa aming lahat. Naghahain walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na matay ang inihain sa cross, ang sa cross ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng anghel si siyawit ng papuri siyong pay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espirituing banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalamanagan. Kawan minipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na margaling na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at salat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Na ang tubo.
Nasbasan, inatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo. Announcement, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong saling buhay at ngayon mong kami pasulong na makakbang simula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa dakilang tahanan ng ating pong Jesus Nazareno kay naugnay iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin na dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong, lalo na ngayong I Thursday na tulong na way pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin na way pagpalain kayo lagi ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Ang ating Panginoong Jesus Nazareno, siya yung pagkain nagbibigay buhay upang tayo na makatanggap sa Kanya, ay handa po tayong makibahagi ng ating mga pagkain, ng ating panahon, ng ating kakayahan, ng mga material na kayamanang nasa buhay natin sa mga kapwa nating nangailangan upang ang Diyos na buhay ay siyang magbigay ng kagalingan sa ating lahat. Salamat sa ating pagkikiisa sa sakripisyo ng ating Panginoon. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaagwas nilang cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilinganin ka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangakon sa binyag, na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, umayikang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Tinitingnan mo kami
San Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ayos mo pinamatayan ang sabi-sabi. Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhat ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,